Yun, oh! Musta mga idol? This is BossyBoys.ph at welcome sa ating unboxing! Welcome sa ating kauna-unahang unboxing tutorials dito sa BossyBoys.ph. Ngayon, meron tayong syempre i-unbox na Evo helmet. Ito na yung binili ko na helmet na para sa akin for Christmas. Okay? So, naregaluhan ko na yung sarili ko. Bago tayo mag-unboxing, bibigyan ko kayo ng mga idea tungkol sa helmet. Mga iba't ibang klase ng helmet. At bibigyan ko kayo mamaya ng tips kung paano pumili ng helmet. Okay! So, mapa short ride, long ride, palengke ride, endurance ride, etc. etc. Eh, dapat magsuot po tayo lagi ng helmet. So, very basic na yun. Yun nga lang, masyadong matitigas ang mga ulo natin. Para na rin sa ating kaligtasan yun. At syempre, dapat all the time, dapat defensive driver tayo. So, meron tayong iba't ibang klase ng helmet. So, meron tayong full face helmet, yung katulad nung binili ko. Full face helmet, ibig sabihin isang buong helmet siya na merong chin guard, okay? Talagang naka-enclose siya para dito sa bibig mo, tapos may visor. So yung ibig sabihin ng full face. So pangalawa, quarter face helmet. So ito yung picture niya. Full visor lang siya hanggang dito. Yung helmet niya hanggang dito lang. Madalas na ginagamit yan ng mga, syempre, yung mga rider din at yung mga back ride. Modular helmet. Parang same din ng full face. Yun nga lang is naangat yung harap. Naangat yung harap. Katulad nung nasa picture. Karamihan, hindi naman sa karamihan, ano? Pero yan yung mga binibili ng mga gusto mag-yossi habang nag-ride, makalangkap ng sariwang hangin habang nagda-drive. So, yun yung purpose lang nun. Tapos, next is dual sport helmet. So, pwede siya pang city driving, pwede rin siyang pang off-road. Next is yung motocross helmet. So, yan yung talagang ginagamit sa mga motocross. Meron din tayong half-face helmet, yung mga ginagamit ng mga, yung ganto lang, parang bao lang. Ginagamit ng mga taga rito lang sa amin. Yung kasi is medyo delikado kasi kapag sumemplang ka, gasgas yung pisngi mo. Next is yung helmet na no visor. Ito yung ginagamit ng mga mga nagcha-chopper o yung mga Harley Davidson, cafe racer na bike. So parang old school kang tingnan, pero may gagas din yan katulad nung sa motocross, pero maliit lang. Dito kasi sa Pilipinas, ang talagang popular na ginagamit na helmet is yung full face. So kahit saan ka talaga magpunta, long ride, extreme ride, and everything, protektado ka kapag full face helmet. So dito na tayo sa ating helmet. Ang model nito is yung Evo X03. Okay? At yung kulay, mamaya ko na sasabihin ko anong kulay. Okay? So, ito ay gawa galing Germany, okay? So, ito yung mga talagang evolution of helmets sa ngayon. Nakuha ko to sa aking workmate din within company. At nagbebenta siya ng helmet online, okay? Sir Val Soriquez. Sir Val, maraming salamat. So, kay Sir Val kasi is pwede kang kumuha ng helmet ng installment. So, 2 gives, 3 gives, 4 gives. Ang mga helmet na nasa kanya is shifter helmet, spider helmet, at itong Evo helmet. Ngayon, simula 2011 hanggang ngayon, 2020 is 9 years na, di ba? Pangatlo ko na to. Ito pa lang. Tignan mo, 9 years, tatlong helmet. Okay? Ang una kong helmet is yung GDR. This is my second helmet. Yan o, sun helmet. At ito ay napanalunan ko pa sa raffle. So, itong helmet na to, memorable to sa akin. Bakit? Dahil this is my endurance helmet. 2018, Manila Matlog Manila. 24 hours na biyahe. Tapos ito, hindi ko makakalimutan talaga to. Manila, Apare Manila,
36 hours. Ito yung mga kaibigan natin na motovlogger, si Labuyer na Ma'am Liberty, shout out sa iyo. Pero parang siya yung kauna-unahang lady rider na nag-Philippine Loop kasama ang Honda Scoopy niya. Biyahe ni Tres at si Pure Energy Motovlog. Ay, si Motodeck. Puke shirt! Puke shirt! Okay! So ngayon, punta na tayo doon sa Evo helmet ko. Okay. Ang Evo helmet comes with isang box, extra visor. So ito yung clear visor, then helmet bag. Itong pinaka-importante sa lahat, helmet bag. Then yung helmet natin. Ito yung helmet natin. May helmet bag, makapal ah. Kapal. So ito magugulat kayo kasi ang kulay ng motor ko kasi is matte black. So medyo nagsawa na rin kasi sa mga dark colors. So ang kinuha ko ay Uhuy! Pearl White Evo helmet. So ito yung model ng XR03. So mamaya bibigyan ko kayo ng tips kung paano pumili ng size ng helmet mamaya. So maliban pa dito sa extra visor tapos tinted helmet, meron din siyang spoiler. So meron siyang spoiler yung mga ano, yung mga model ng XR03. Ang nagustuhan ko dito sa helmet is yung kulay tapos yung spoiler at yung mga paddings niya. Tingnan mo yung may pads. Diba? Makapal at hindi pipitsugin yung foam. Okay? At nalalaban siya. Okay, mamaya papakita ko rin yung video kung paano tanggalin to. Okay? Tapos babalik din natin. Tapos makikita nyo yung loob, maganda. Meron akong hinahabol na kulay. Okay? So makikita nyo sa screen. Yan yung hinahabol ko na kulay. Okay? White. Tapos yung visor niya is red. Okay? Ganda tignan, di ba? Nakita nyo? Ganda tignan. Hindi ko alam kung sino yan. Baka si Breezy yan. Shout out kung sino ka man. Baka si Breezy yan. Shout out sa'yo, sir. So itong Evo helmet is merong mga vents. Yan o. Kita niya? Yung vents. Yan. Yan yung unang vents niya. Tapos meron dito sa forehead. Tapos meron din dito sa taas. Okay? Yan. Okay, yung foam. Maganda. Makapal. Okay? Tapos yung strap niya. Quick release. Quick release. So, kapag babalik nyo, ayun o, marinig nyo. Diba? Tapos, meron din siya dito kung kayo ay nagmamotovlog para ano, mabawasan din yung wind noise. Ang maganda rito is, syempre, napapalitan ng visor. Okay, tapos, madali lang siya tanggalin yung visor. Okay, tuturo ko sa inyo. So ito, nakita niyo yan. Yan yung button para ibaba nyo, push nyo, push down, tapos saka nyo hatakin. Ang hatak niya, hindi pataas, hindi pa ganun. Pa ganun. Okay, tatanggalin nyo lang yan. Okay, tatanggal na. Dali lang, di ba? Kasi ito. So kung ibabalik, medyo nag-struggle lang ako kanina kasi madilim eh. Pero kung ano yan, kung clear yan, mabilis lang. So ngayon, kapag ibabalik nyo, yan yun, diba? Shoot nyo lang to. Dito. Okay? Yan. Alam, diba? Mabilis lang. Hindi niya isa. Shoot nyo lang yung dalawa. Ayan na. Look. Easy as 1, 2, 3. Diba? Anti-scratch visor. O mamaya na natin tanggalin to. At kung hindi naman umuulan is yan na natin to. I-test natin to. Test drive natin. Pearl white na. Meron ka pang extra visor. Meron ka pang spoiler. Okay? Ganyan kaganda yung XR03.
Okay! Paano pumili ng helmet na para sa iyo? So number one, mag-research ka muna sa internet or sa Facebook. Marami kasing iba't ibang brand ng helmet. Pero ang helmet na Evo yung napili ko kasi maganda talaga siya tsaka trending na trending. Pangalawa, kung pipili kayo ng helmet, dapat ibagay nyo muna siya sa kulay ng motor mo. Okay? Doon ka magsisimula. Okay? Hindi ko sinabi na yun yung standard, yun yung talagang tama. Kumbaga, suggestion lang natin yun. Doon tayo mag-uumpisa. Pangatlo, pumili ng helmet na merong available na accessories. Accessories na extra pads, extra visor, spoiler, kung ano, kung pwedeng lagyan, dapat meron available. Kahit na umabot pa siya ng ilang taon, after ng ilang taon, meron pa rin siyang visor at accessories na pwedeng bilhin. Pang-apat is yung pagsukat ng helmet. Okay, so meron ng tape measure dito. Ang pagsukat ng helmet, merong measurement guide ang Evo. Okay, ipopost ko dyan. Pagkuha ng size, ganyan magsukat. So kung malaki ang size ng ulo nyo, malaki ang helmet. So ang size ng ulo ko ay 58. So dyan sa measurement guide ng Evo, is meron 59 to 60 ata dyan eh. So siya ay large. Okay? So kung yun yung size ng ulo mo, dapat mag-skip ka ng isang size. So dapat from large to XL. Okay? Kasi kapag pinili mo yung saktong-saktong size, isang mangyayari niyan, kapag sinuot mo siya, sobrang, ganun, parang puputok na yung ulo mo. So, dapat mag-adjust ka ng isa pang size. Next is, dapat lagi mo siyang nilalabhan or nililinis every 2 weeks or 1 month. Okay? Para hindi siya magluma. Tapos, after nun, spray mo siya ng ganito, yung spray foam. Okay, para stay fresh pa rin yung helmet. Okay. Nandito na tayo sa ating final review and testing. Hindi sa sobrang sikip, hindi sa sobrang buwag. Tama lang sa akin. Tapos, kapag lumingon ako, ay sakto-sakto na. Kapag kumihit ka or tumingin ka sa kaliwat kanan ng mabilis, hindi siya pumapaling. Okay? Parang ano lang yun eh, parang pumipihit ka lang na James Yap. This is one DJ you don't wanna fuck with. Doon naman tayo sa ano, sa wind noise. Normal naman siguro yung wind noise sa lahat ng mga helmet. Nung tinesting ko siya, naka-open lahat ng vents. Yung vents, tapos naka-close yung visor. So nung tumakbo ako ng 80 to 100, hindi naman siya ganun kalakas yung wind noise. Hindi siya nakakabingi, hindi rin nakakapuwing sa mata. Siguro naman may bupasok na hangin, pero konti lang. Enough lang na ma-ventilate
yung loob ng helmet mo kasi kasi nga nakabukas yung vents. So nung pangalawa, yung sinara ko yung vents, eto sinara ko yung vents, pati yung dalawa sa taas, naka-close visor, hindi ganun kalakas yung wind noise. Smooth siya dun sa biyahe ko kanina. Yung wind noise na naririnig natin is sa labas. Sa labas lang. Para siyang dumadaan lang sa ating helmet. So hindi ibig sabihin na wind noise eh nabibingi ka na sa loob ng helmet. Hindi. Normal lang na may wind noise. Tapos kung i-rate natin yung testing natin, I will give Evo XR03 a 9 over 10 ratings. Okay, so okay na okay siya sa akin, wala siyang problema. Kung ako naman lang tatanungin, kung i-recommend ko to sa aking mga sa ating mga subscribers na nagmamotor din, sa aking mga barkada at mga trupa, talaga masasabi kong maganda tong helmet na to. Mas lalo na na pwede mong palitan yung mga accessories. Okay? So kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please give me a thumbs up. Tapos i-like and share nyo itong vlog na to sa inyong mga kamag-anak, trupa, barkada, para malaman nila na magandang option din ang Evo helmet. Okay? So hanggang dito na lang po ako. This is PassiBoys.ph. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na tutorials. Bye!